Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So this is the most requested video nga at maraming nga nagko-comment sa inyo na gumawa ako ng guide with regards to Aftermath TV, paano ba malalaro ang pixels no using our smartphone. Okay, so uulitin ko guys, marami na akong sinagot sa comment pero it seems nga nahihirapan nga malaro ng supporters ni Aftermath TV or ng community ni Aftermath TV ang pixels using their smartphone. Okay, so guys, uulitin ko, please bear with me, medyo wala tayong proper gadgets or tools for content creation using our mobile phone. So please bear with me na lang sa audio, pati nga sa quality ng video. Okay, now the first step para malaro mo si pixels using your smartphone is kailangan nyo muna mag-download ng Ronin Wallet app. Okay, so si Ronin Wallet app, pwede nyo siyang ma-download sa App Store or sa Play Store. So parehas naman yun guys, no? Kung iPhone ang gamit nyo or Android na smartphone yan, walang problema yun, gagana talaga yan. Okay, so the next step that you need to do is you need to create an account. Okay, so Aftermath TV, ano ba ang best pag magkakreate kami ng account sa Ronin Wallet? I highly suggest to use the seed phrase option, no? Kasi may mga options yan, either using email, then may isa pang option, and then the seed phrase option. Ang kailangan nyo lang tatandaan sa seed phrase option, dapat itatago nyo yung seed phrases nyo. Isulat nyo sa papel, itago nyo at wag na wag nyo ipapakita yun sa ibang tao. Make sure na kayo lang nakakaalam nun, okay? So make sure you keep it safe, okay? Now, once na may account na kayo sa Ronin, all you have to do is to also nominate your PIN, no? Para nga safe din yung wallet, hindi basta-basta siya ma-access ng kahit sino man na gumamit ng phone mo, for example. Okay, so once may Ronin Wallet na kayo, the next thing you want to do is of course, log in kayo sa Ronin Wallet nyo. Once na nakalagin na kayo sa Ronin Wallet nyo, mga kapatid, ito yung one of the most common questions din na natatanggap ko. Paano ba mag-create ng additional na account or wallet dito nga sa Ronin Wallet nyo? Okay, so guys, sa upper left ng screen nyo, kung mapapansin nyo, nakalagay si Aftermath TV. So don't forget to subscribe to Aftermath TV, mga kapatid. I-click nyo lang po yan. At kung gusto nyo mag-add ng account, click nyo lang yung Manage Wallets. Okay, sa baba. So pagka-click nyo ng Manage Wallets, makikita nyo dito, Add Wallet. Okay, so click nyo lang yung Add Wallet. Once na na-click nyo yung Add Wallet, you can now generate from current recovery phrase. Meaning, same wallet lang siya, pero magdadagdag ka ng account. So I highly suggest, ito na lang yung i-click nyo, no? So once kinlik nyo yan, pwede na kayo mag-create ng account number 2. So ganun lang po kadali gumawa ng additional account sa isang Ronin Wallet app. Okay. Now, since hindi naman gagawa ng additional account si Aftermath TV dahil ginawa ko lang naman to for the sake of this video, kakancel muna natin siya. And then, we will now go back to step number 3. Okay, ano ba yung step number 3, Aftermath TV? The next step is, kailangan nyo ng application katulad ng Google Chrome na meron siyang desktop mode, no? Okay, so ano ba ibig sabihin nun Aftermath TV? So punta muna tayo sa Google Chrome natin. Okay guys, no, nandito na nga tayo sa Google Chrome natin. Ilalagay ko na lang yung link ng Pixels website sa description ng video na to. Pero ang next step guys, kailangan nyo munang i-click itong tatlong dot sa lower right kung iPhone ang gamit nyo or kung sa Android man kayo, basta kailangan nyo lang i-access yung settings. And then, kailangan nyo lang i-request desktop site. Uulitin ko guys, request desktop site. Okay, click nyo yung request desktop and then automatic na yan, magiging browser mode na siya sa desktop or laptop. Now, the next thing you want to do guys is i-connect nyo na yung wallet nyo or yung step number 4, kailangan nyo na i-connect yung pixels na to sa Ronin Wallet app nyo. Okay, so click play for free. Now, pag na-click nyo na yung play for free, mag-authenticating yan. Okay, so ngayon, since connected na yung wallet ni Aftermath TV dito, ayan na siya guys, pwede na ako automatically mag-start game. Pero sa case nyo guys, ang kailangan nyo gawin, kailangan nyo i-connect itong pixels na to sa Ronin Wallet app nyo. Kailangan nyo i-select guys yung second option, no? Okay, so ilalog out ko muna to, no? Ilog out natin yan, okay? Para makita nyo. Ito yung kailangan nyo piliin guys, wag phone or email, dapat connect with Ronin. Click nyo yung second option, connect with Ronin, tapos dito ako marami nakakakita na nagkakamali. Ang usually pinipili nyo kasi yung first option, ang kailangan nyo piliin yung Ronin Wallet app, yung second option. So click nyo yung Ronin Wallet app, tapos ang mangyayari dyan, mag-a-ask siya na
open mobile app. So i-click nyo lang ulit yan guys at mapupunta kayo sa Ronin Wallet app nyo. Okay guys, so naredirect na nga tayo dito sa Ronin Wallet app natin. So ang next step, kailangan nyo i-log in yung Ronin Wallet app nyo para nga i-connect nyo yung account nyo or mag-sign in kayo using this wallet. So ulitin ko guys ha, kailangan naka-desktop site kayo or mode and then kailangan nyo i-connect yung Ronin Wallet app nyo using the second option para nga makonnect siya, no? So ayan na guys, no? Connect with Ronin Wallet. Medyo may delay lang siya guys, medyo mabagal lang siya compared sa talagang laptop or desktop ang gamit mo, pero hintayin nyo lang. Kailangan ng patience dito. So click next, tapos i-connect nyo lang yan guys, and then hihingan niya kayo ulit ng PIN for security, so i-enter nyo lang yung PIN nyo mga kapatid, and then after nyo i-enter yung PIN nyo, co-connect na yan siya, no? Hintayin nyo lang guys, ayan, connected na. Once connected na guys, you can now go back again to the Google Chrome. Okay guys, so nandito na nga tayo sa Google Chrome at wallet connected na nga tayo. So hintayin nyo lang guys, minsan may delay lang talaga yan siguro, mga 5 to 10 seconds or 15 seconds or even 20 seconds pa nga minsan, no? So depende talaga. Ang point doon, ayan na, kailangan nyo ulit bumalik, no? The next step or step number 5, babalik ulit kayo sa Ronin Wallet nyo para naman mag-sign in. So ulitin ko guys ha, babalik ulit tayo sa Ronin Wallet natin. Okay guys, so nandito na nga ulit tayo sa Ronin Wallet natin at hihintayin lang ulit natin guys lumabas yung notification na sign in. So lumabas na nga siya guys, no? Habang nagsasalita tayo. So i-sign in lang natin yan. Uulitin ko, kailangan nyo lang ulit i-enter yung PIN nyo for security purposes. Anyway, ino-nominate nyo yung PIN na yan as soon as gumawa kayo ng account nga dito sa Ronin Wallet app. And then, hintayin nyo lang na mag-sign in siya or mawala na yung notification. Pag nawala na yung notification na yun guys, pwede na ulit kayo bumalik sa Google Chrome. Okay guys, so nandito na nga tayo sa Google Chrome ulit at uulitin ko, hintayin nyo lang at magbe-verify na nga ng signature yan. So hintayin nyo lang guys, medyo mabagal lang talaga, no? But again, patience, marami tayong mararating. Okay guys, so connected na nga yung wallet natin at pwede na nga tayo maglaro ng Pixel. So ganun lang kadali. Okay, ang last step natin or step number 6 is simple lang. Syempre kita nyo naman naka-portrait mode tayo. So kailangan natin siya i-landscape para ma-enjoy naman natin yung game, no? So i-landscape muna natin siya. Okay guys, so naka-landscape na nga tayo. So all we have to do is of course enter the world para makita natin kung gumagana ba yung pixels dito nga sa ating smartphone. So para nga for example, on the go ka, nasa biyahe ka, or nasa office ka, nasa school ka, pwede mo siyang malaro at gumana na nga siya, no? So nandito na nga tayo sa world ng pixels using our smartphone. So kita nyo naman, medyo smooth naman siya, wala namang problem. Kaya lang guys, ulitin ko, hindi siya, for me ha, based sa observation ko, hindi siya naka-optimize talaga dito nga sa smartphone. Pero malalaro nyo siya guys, kung magfa-farm lang kayo at magke-quest kayo, pwedeng-pwede na yan. Okay, so goods na goods everyone. So I do hope nakatulong tong video na to para nga dun sa mga nagtatanong kung paano ba laruin si Pixel sa smartphone. Mapa-Android man yan, mapa-iPhone man yan, definitely gagana si Pixels. Basta sundin nyo lang yung step-by-step guide niya after ma-TV dito. At make sure lang nga na meron kayong Ronin Wallet app. Okay, so pwede nyo namang i-post-post tong video na to para nga at least sa makuha nyo siya from time to time. Okay, last, ano lang, no, input ni aftermathtv. If lang, for example, no, kinoconnect nyo siya at nag-failed, no, halimbawa lang nag-failed, let's say, na-connect nyo na siya, na-sign in nyo na siya sa Ronin Wallet nyo, pero nag-failed, ulitin nyo lang, guys, okay? Do the same steps. Minsan kasi nangyayari, baka kasi sa connection lang, or baka nag-error lang siguro yung sa system, hindi natin alam, pero, meron na kasi akong friend na third attempt niya, no, bago niya na-connect yung wallet niya or na-access niya yung game. Basta ang importante lang guys, try and try lang, same process until ma-connect niyo. At again, once connected naman na yan, automatic na yan sa start game na kayo pag i-open niyo ulit yung pixels dito nga sa desktop site ng Google Chrome app nyo dito nga sa smartphone nyo. Okay, so if you like this video and if you think nakatulong, don't forget to subscribe to AfterMathtv. Maraming maraming salamat po guys and see you all in the next video. Bye-bye!